كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po mawala-wala ang ating pagdadakila, pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na binibigay sa atin, natatamasa natin. So dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na lain syakartum laazidannakum, kung kayo ay magpasalamat sa mga biyaya na binibigay ko sa inyo, laazidannakum, ito ay aking dadamihan sa inyo. Mas lalo pang dadami ang biyaya natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala pag tayo ay nagpapasalamat, patuloy na magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na po natin patagalin. Insha'Allah, sa maikling oras na ito, biidnillahi ta'ala, kahit 15 minutes lang biidnillahi ta'ala, ating pong tatalakayin ang patungkol sa kahalagaan ng pag-aasawa. Ang usaping ito, mga kapatid, marami na po tayong narinig na mga wasiya patungkol dito. Pero kinakailangan natin itadkir sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil yung iba, mayroon tayong mahahanap na lalaki, babae, na tinalikuran na ang pag-aasawa. Kinalimutan na ang pag-aasawa. So, delikado yan, mga kapatid. Bakit? Isa sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat niya Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi na an-nikahu sunnati faman maraghiba an sunnati falaysa minni. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pag-aasawa ay ito ay aking gawain, sunnati, aking gawain. فَمَنْ رَضِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Kung sino man ang tumalikod dito, hindi niya gawin, kalimutan niya, فَلَيْسَ مِنِّي, hindi makakasama sa aking umma. Kaya napakadelikado, mga kapatid. Lalaki, babae, napakadelikado ito, mga kapatid, na tatalikuran natin ang isang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mapapaalis tayo, hindi tayo mapapabilang sa kanyang umma. Kaya napakadelikado, mga kapatid. Inshallah, sa maling oras na ito, itatadkir ko kayo sa iilan sa mga hadith, mga aya mula sa Quran patungkol sa kahalagaan ng pag-aasawa para yung walang asawa makapaghanap na ng asawa, yung ayaw niya na magkaroon ng asawa, ang kapatid natin, ukhti natin na ayaw niya magkaroon ng asawa, after nito, makapag-isip-isip na. Una dito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang hadith na ito ay naiulat ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu noong kapanahunan ni Abdullah ibn Mas'ud na wala siyang asawa. Binata pa siya nung sabihin ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanang sinabi na qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa amin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu adaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji wa man lam yastata' فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَى. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم.
Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi sa amin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya ma'ashar al-shabab, o kayong mga binata, mga walang asawa, man istata'a minkum al-ba'ata falitazawaj, kung sino man sa inyo ang may kayang makapag-asawa, nakakaya ng makakapagtaguyod sa kahilingan sa buhay, yung kaya ng tumayo sa sarili niyang paa, kaya sa tingin niya na kaya niya ng mag-asawa, falyatazawaj, nararapat na siya ay mag-asawa, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag alam mo sa iyong sarili na kaya mong mag-asawa, nararapat sa'yo na mag-asawa ka. Obligado sa'yo na mag-asawa. Isa sa sinabi ni Umar Dawi rahimahullah na man khafa la'anata fannikahu fi haqqin hadha. Isa sa kanyang sinabi ni Umar Dawi rahimahullah na sino man ang natatakot na makagawa ng zina. Natatakot na makagawa ng zina, o pangangalun niya ay gado sa kanya na makapag-asawa. At ganun din ang babae. Yung babaeng natatakot na makagawa ng zina, obligado din na magpa-asawa. Makahanap ng lalaking makapag-asawa sa kanya. Kalutong ng hadith na nabanggit natin kanina, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Dahil ang pag-aasawa, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aghaddu lil basar, ito ay makakapigil sa pagtaningin ng isang tao. Na alam naman po natin mga kapatid, sa panahon ngayon, napakaraming mga fitna. Hindi lang fitna, kundi fitan. Hindi lang fitna, kundi mga fitna. Na isa sa nabanggit ng mga ulama na solusyon sa mga fitna na ito ay ang pag-aasawa. Dahil kahit saan ka tumingin, sa harapan, patalikod, makakakita ka ng fitna. Isang pindot mo lang sa iyong cellphone, makakakita ng fitna. Ikaw ay gumagamit ng Facebook, mayroon kang makikita ng fitna. Lalong-lalo na po sa TikTok. Babae man o lalaki. Dahil mafi-fitna din ang mga babae kapag nakakakita ng lalaki, mafi-fitna din. So, karito ng hadith na ito, na ang pag-aasawa daw, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakaroon ng asawa, aghaddu lil basar, makakapigil sa paningin. Dahil pag mayroon kang nakita, pag mayroon nakita ang iyong mata ng nakaka-fitna, so, dahil may asawa ka, so, mababawasan o mapipigilan ang iyong pagtingin. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Yung hindi naman niya kayang makapag-asawa. Sa tingin niya, hindi pa niya kayang magtaguyod ng sariling pamilya, فَلْيَصُمْ. Ay ito ay magsagawa ng pag-aayuno. Dahil yan ang makakabawas sa fitna o nararamdaman mo na pag nanasa o pag nakakaramdam ka ng parang gusto mo na magkaroon o makagawa ng zina, tapos hindi mo naman kayang mag-asawa, so kailangan mong magsagawa ng saum, pag-aayuno. Yan ang utos ng ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, tulad ng sabi ko kanina, sa panahon natin ngayon, napakaraming fitna. Na iilan sa mga ulama na nagsabi na isa sa solusyon upang makaiwas sa mga fitna na ito ay ang magkaroon ng asawa. Yung walang asawa, magkaroon ng asawa. Babae man o lalaki, upang mapalayo sila sa mga fitna na ating natatamasa o nakikita sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Yung mga iba mga kapatid,
lalaki man o babae, mayroon silang ilang dahilan kung bakit hindi sila nag-aasawa. Yung lalaki, hindi nag-aasawa. Yung babae, hindi naghahanap ng magiging or hindi nagpapaasawa. Dahil sa natatakot sila na hindi daw, baka hindi daw nila mabuhay ang kanilang magiging magiging pamilya, ang kanilang magiging anak. Dahil wala daw silang sapat na trabaho, wala daw silang sapat na yaman, pera. So ang dahilan ngayon, mga kapatid, ay hindi po sapat na dahilan. Hindi po sapat na dahilan. Bakit? Dahil isa sa aya na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nur, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat An-Nur na وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Inyong pakasalan ang mga malalayang walang asawa, mga babaeng malalaya, hindi alipin, na walang mga asawa, o mga babaeng alipin, na mga walang asawa. Bakit? Dahil sa pag-inasawa ninyon, pinakasalan ninyon, iyakunu fukaraa yugunihimullahu min fadli. Kung kayo ay mahirap, wala kayong sapat na yaman, wala kayong trabaho, wala kayong sapat na yaman, yughnihimullahu min fadlih. Kayo ay pagyayamanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa inyong pag-aasawa, paghanap ng asawa, pagyayamanin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa pinakamalaking asbab o dahilan para tayo ay lumaman o dumami ang ating biyaya na makukuha sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-aasawa. Dahil ito po ang dalil. Ito po ang dalil. At pwede pong naging dahilan o isa sa dahilan kung bakit ngayon ay ikaw ay fubre, ikaw ay walang yaman dahil sa suklam galit sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil tulad ng sabi natin, na dahil wala kang asawa, so nakakagawa ka ng fitna, so ano ang makukuha mo? Ang makukuha mo ay yaong puot galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na nabanggit Surat An-Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pag patuloy tayo maghumihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi pag patuloy tayo humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalulugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibibigay sa atin ng Allah. Kasama sa ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, dadamihan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga yaman. So paano dadami ang iyong yaman kung hindi sa'yo nalulugod ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ka hingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi nakukumpleto ang paghingi mo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay nasa fitna. So paano? Ngayon humihingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapos pagpindot mo sa iyong cellphone, fitna na naman. Yung iba hindi na humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So isa sa nabanggit ng mga ulama na hindi daw makukumpleto ang pananampalataya ng isang tao, isang lalaki, isang babae, hanggat hindi ito makapag-asawa. Hindi makapag-asawa ang babae o hindi mapangasawa ang babae at hindi makapag-asawa ang lalaki. Hindi daw makukumpleto ang din, ang pananampalataya. Dahil ang fitna sa ngayon, tulad ng sabi natin, na lumalapit ang fitna sa mga taong walang asawa. Walang asawa. Na'udhu billah. Na'udhu billah. Mga kapatid, yan ang isa sa dahilan ng iilan kung ating tatanungin ang kapatid natin na lalaki, kapatid natin na babae, kung bakit hanggang ngayon wala siyang asawa. So ang isa sa reason nila ay wala silang sapat na yaman. Wala silang sapat na trabaho na pwede nilang ibuhay sa kanilang magiging pamilya. Na kung titingnan naman natin ay baliktad. Dahil sa ayan nating binanggit sa suratun no o sa suratun nor na isa sa malaking dahilan upang yumaman, dumami ang biyaya, yaman ng isang tao ay kapag nakapag-asawa. Kung gusto mo dumami ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging baraka ang iyong pamumuhay at maging kumpleto ang iyong din pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang lalaki mag-asawa kung kaya niya namang mag-asawa. Ang babae ay magpaasawa na kung kaya naman niya panindigan ang pagiging may asawa. Mga kapatid, pangalawa na dahilan ng iilan kung bakit hindi sila ang lalaki ay hindi naghahanap ng asawa ay dahil daw sa sila ay o siya ay ano? Siya ay busy sa pagsasaliksik ng kaalaman. Busy daw siya sa pag-aaral. Si Sheikh bin Baz rahimahullah, isa sa kanyang nabanggit na hindi hadlang ang pag-aaral, ang pagsasaliksik ng kaalaman, hindi magiging hadlang ang pag-aasawa sa pagsasaliksik ng kaalaman, pag-aaral. Bagkus ito pa ay magiging baraka. Pwede pang itong makatulong upang maging baraka ang iyong pananaliksik sa kaalaman. Bakit? Dahil mapapalayo ka sa fitna. Na kapag mapunta sa iyo ang fitna, tulad ng sabi natin kanina, na ang mapupunta sa iyo ay iyong puot at galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na inuulit natin na iilan sa mga ulama na kanilang sinabi na isa sa dahilan upang mapalayo sa fitna na ating nakikita sa kapanahunan natin ngayon ay yung pag-aasawa. Mag-asawa ang lalaki at magpaasawa ang babae. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hukom ng pag-aasawa ay nakadepende sa isang tao. Pwede maging wajib, pwede maging sunna, pwede ding maging haram. So, depende po sa katayuan ng isang tao. Kapag ang isang tao, isang lalaki, ay kung hindi siya makapag-asawa, ay makakagawa ng zina. At pagiging ang babae, ay obligado sa kanila na makasal, obligado sa kanila na makapag-asawa. Pero kapag hindi naman, ay ito lang ay sunna. At kapag naman wala siyang kakayanan na bubuo ng pamilya, mayroon ngang yaman kasi hindi naman po sarap na kailangan sa lalaki na mag-aasawa ay mayaman. Hindi po. Hindi po yaman ang sagot o magiging dahilan upang makabuo ng isang pamilya. Dahil kailangan po sa lalaki ay yaong tunay na lalaki. Kapag naman po ang isang lalaki ay hindi tunay na lalaki, so magiging haram sa kanya ang pag-aasawa. Magiging haram sa kanya ang pag-aasawa. So ibig sabihin, wala pong permanente
ang hukom ng pag-aasawa sa isang tao. Pwede maging wajib, pwede ding maging sunnah, at pwede ding maging haram. Limaan na hindi pwedeng mag-asawa kapag hindi niya kayang bumuo o hindi niya maibigay, hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan ng kanyang magiging asawa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa nabanggit ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawa, kung halimbawa ikaw ay pipili ng iyong magiging asawa, lalaki man o babae, ikaw na lalaki, dapat mong tandaan ang dalawang ito, na ito ang pinakamalaking ipipili sa iyong magiging asawa, at ganoon din ang babae, upang makapili ng lalaking makakasama niya dito sa mundo at sa kabilang buhay, piliin niya ang dalawang ito. Isa sa nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha khataba ilaykum man tardama dinahu wa khuluqa fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aqib." Rawahu at-Tirmidhi. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may mamanhikan, kapag may lalaking mamanhikan sa isang babae, na nasa lalaki ang din, ang pagiging mananampalataya sa Allah. Siya ay mananampalataya sa Allah, religyoso na lalaki. Wa khuluqo, at saka maganda ang kanyang ugali. So, ibig sabihin dalawa. Dalawa ang nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, na dapat piliin kapag may mamanhigan sa iyo, kapag nasa kanya ang dalawa, so ibig sabihin piliin mo siya dahil ikaw ay mapapapunta sa mabuting tao. Uulitin natin, ang isa ay dapat ang kanyang relihiyon, siya ay mananampalataya sa Islam, siya ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuluqo, at saka maganda ang kanyang ugali. Fazawijuhu. Ang utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lalaki na ito na nasa kanya ang din at nasa kanya ang mabuting ugali, fazawijuhu. Patuluhin mo. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aqib. Dahil pag ito ay hindi mo pinatuloy, ay magkakaroon ng pinsala, magkakaroon ng kasiraan dito sa ibabaw ng mundo. So, ibig sabihin sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naintindihan natin na dalawa yung pinaka-importante na dapat ipili natin sa gusto nating maging asawa, gusto nating maging makasama o maging asawa, ang din at saka ang magandang ugali. Sa isang hadith na naman na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atong kahol mar'a, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa isang lalaki na kapag ikaw ay mag-aasawa, asawahin mo ang babae sa apat: ang kanyang kagandahan, ang kanyang yaman, at ang kanyang pamilya, at ang kanyang din. Pero sa bandang huli ng hadith na ito, kanyang sinabi na fadfar bi dhatid din. Bimaana, piliin mo din ang kanyang din. Piliin mo siya kapag siya ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kahit na hindi maganda, kahit walang yaman, kahit hindi malaki ang kanyang pamilya, ang importante, nasa kanya ang din. At nasa kanya ang magandang pag-uugali, dahil yan ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga hadith patungkol sa kahalagaan ng pag-aasawa. Isa sa aya na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Rum, na ano ang nabanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga magaganda na maibibigay o matatamasa ng taong nakapag-asawa.
Okay? Isa sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat ulang, ma'anawadu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Kabilang sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, ang pag-aasawa, isa sa tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha siya mula sa atin. O ginawa niya sa atin ang tinatawag na pag-aasawa. Pag-aasawa. Kaya, ang magiging guna nito pag nakasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, pag nakapag-asawa ang lalaki, na pangasawa ang isang babae, isa sa ibigay at magiging resulta ay litas kumu ilayha. Magiging pahinga. Magiging pahinga ang pag-asawa ng dalawa. Ibig sabihin, marami tayong nakikita ang mga single, walang asawa. Lalaki man o babae. Lalo na wala po sa mga kalalakihan. Na kapag walang asawa, minsan, isang gabi doon natutulog sa kanyang tito. Isang gabi naman doon natutulog sa isang ng tito. Ibig sabihin, wala siyang permanenteng kurahan. Wala siyang permanenteng kahingaan. Okay? Pero kapag nakapag-asawa na siya, meron na siyang magiging permanenteng tirahan, meron na siyang magiging permanenteng pahingaan. Okay? Litas kuno. Every second. Tirahan. Okay? So, magiging ang lalaki, magiging pahingaan niya, tirahan niya ang kanyang asawa at ganun din ang babae. Yun ang isa na mangyayari, kagandahan na mangyayari sa mag-asawa. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Okay, pangalawa na makukuha ng mag-asawa pagkatapos nila makasal, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Mawadda. Pangalawa ay ang mawadda, ang pagmamahalan. Makukuha nila, mararanasan nila ang pagmamahalan, tinatawag na pagmamahalan. Na ang pagmamahal ng asawa sa kanyang asawa ay iba sa pagmamahal ng mga magulang. Dahil ilan sa mga kapatid natin na kapag kinausap mo, bakit hindi ka mag-aasawa? O sabihin mo sa kapatid mong ufi mo, kapatid mo na babae, na bakit ayaw mo magkaroon ng asawa? So sabi niya, mayroon naman akong kapatid na nagmamahal sa akin. Mayroon naman akong mga magulang na nagmamahal sa akin. Mayroon naman akong mga kapatid or mayroon naman akong mga kaibigan na nagmamahal sa akin. Naku, ukti. Brother. Ang pagmamahal ng kapatid, ang pagmamahal sa iyo ng kapatid, o ang pagmamahal sa iyo ng iyong kapatid, ay iba sa pagmamahal sa iyo ng iyong mga magulang. At ang pagmamahal sa iyo ng iyong magulang ay iba sa pagmamahal sa iyo ng iyong mga kaibigan. At ganoon din, naiiba din ang pagmamahal sa iyo ng iyong asawa. Okay? Mayroong naibibigay sa iyo na pagmamahal, naibibigay sa iyo ng iyong asawa na pagmamahal na hindi kayang ibigay ng iyong kaibigan. Hindi kayang ibigay ng iyong kapatid. Hindi kayang ibigay ng iyong mga magulang. Yan yung kukuha ng taong nakapag-asawa. Pangatlo, warahma. Okay? Pangatlo ay yung rahma, yung apa mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya na magiging baraka yung pamumuhay ng mag-asawa,
Dahil na sa kanila ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang pagmamahal ng Allah, ang wadda, pagmamahal din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang mag-asawa. Ibibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang mag-asawa ang pagmamahal niya at ang kanyang awa. So, mapapalayo sila sa fitna dahil ang ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang mawaddat wa rahma, ang kanyang pagmamahal at ang kanyang awa. Kaya, ano mangyayari? Magiging baraka ang kanilang pamumuhay. Magiging maganda ang kanilang pamumuhay. At magiging maganda ang kanilang pagtanggap sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga riski ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila ay nahihirapan sa pamumuhay, hindi sila nakasal, pagkatapos nakasal, magiging maginhawa ang kanilang pamumuhay kapag nakapili sila ng mabuting asawa. Kasi kapag naman hindi ka nakapili ng mabuting asawa, wala din. Magiging sakit ng ulo. Pero kapag sundin natin ang utos ng Allah, ang utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dalawang ito, kahit itong dalawa lang na utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nasa kanya ang mabuting pag-uugali, yakfi, sapat na po para mamuhay ng magandang pamumuhay kasama ang iyong asawa. So, hanggang dito naman po mga kapatid sa Pananampalataya Islam, napakadaming mga dalil sa hadith patungkol sa kahalagaan o kainaman ng pag-aasawa. So, hanggang dito naman lamang po mga kapatid. So, pasensya na po sa ating ikapag ako yung nagsasalita talaga ng Tagalog, medyo bulol. Pero, kaya inshallah, baka dumating din ang araw na maging bihasa tayo sa Tagalog. So, hanggang dito na lamang po. So, sana po ay naintindihan ninyo ang gusto kong iparating sa inyo. Kasi sa totoo, kung lingyahin ko lang, kung ilanan lang, meron pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero, subhanallah, hindi ko makayang sabihin sa Tagalog pa. So, siguro, intindihin din na lang. So, diin nila yung ta'ala, baka dumating din yung araw na maging bihasa tayo sa Tagalog, diin nila yung ta'ala. So, hanggang dito naman po. So, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.